While wala pang malinaw na characterization itong sinasabi nilang Deltacron, ano? So mag-aantay tayo sa WHO kung ano ang kanilang gabay, ano ba ang mga katangian nitong sinasabing na-detect na Deltacron sa Europe and sa Amerika. Nakaabang ang Department of Health sa ibababang impormasyon ng World Health Organization kaugnay sa pinagsamang Delta at Omicron COVID-19 variants o tinatawag na Deltacron. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi naman tumitigil ang biosurveillance sa bansa upang matukoy kung anong mga COVID-19 variants ang umiiral sa mga rehiyon. Sa ngayon, nananatiling ang Delta at Omicron ang predominant variant sa Pilipinas na naging sanhi ng mga nagdaang surge at wala pa namang natutukoy na Deltacron sa Pilipinas. So, binabantayan yan ng ating Philippine Genome Center at tayo ay nakikibalita araw-araw, minuminuto patungkol dito para makapaghanda naman tayo kung sakasakaling medyo mabigat o seryoso kung meron man ganun na pagtukoy o pagkilala nitong sinasabi nilang Deltacron. Mayroong 17 pasyente na may Deltacron ang na-detect sa Estados Unidos at sa Europe. Ngunit ayon sa mga eksperto, kailangan pa ng iba yung pag-aaral tungkol dito dahil wala pang malinaw na ulat kung ito ba ay mas mabagsik o makakapagdulot ng severe COVID-19 infection. Wala pang inilalabas ang World Health Organization kung ano ang classification ng Deltacron sa hanay ng COVID-19 variants. Tanging ang WHO lang ang maaaring magdeklara kung ang isang COVID-19 variant ay variant of concern, interest o under monitoring. Samantala, ayon sa World Health Organization, tuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso sa buong mundo na nagsimula mahigit isang buwan na. Katunayan, 5% ang ibinaba ng COVID-19 infections sa buong mundo. Bumaba rin ng 8% ang COVID-19 deaths. Pinakamalaking nakitaan na downward trend ang Middle East at Africa. Tanging ang Western Pacific ang nakitaan ng pagtaas sa coronavirus cases, kung saan nakapag-ulat ng 46% increase. Sa Hong Kong, nakapag-ulat ng 150 deaths kada araw noong nakalipas na Linggo, batay sa datos ng Oxford University. Ngunit bumubuti man ang kalagayan sa karamihan ng mga bansa ayon sa World Health Organization, malayo pa sa pagwawakas ang pandemya. The pandemic is far from over. And it will not be over anywhere until it's over everywhere. The virus continues to evolve, and we continue to face major obstacles in distributing vaccines, tests, and treatments everywhere they are needed. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.